So, we are back again, guys. This day, makikita nyo kung paano itong Blade and Soul Revolution. So, sa video na to ay makikita nyo kung paano itong larong ito, kung paano yung pagpapa-plus, pagka-crap, pag-enhance, paglalagay ng stats sa inyong mga equipments. So, makikita nyo rin dito yung mga pet and system nga mismo, mga quests, and then dungeons. So, magbibigay na rin ako dito ng mga tips and tricks kung paano mabilis makakuha ng mga equipment, items, and then ng mga kung paano pag-produce ng mga pets. So, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe and hit the bell button para ma-notify ka sa mga upcoming games ilalabas. So, ang una ko palang tips dito ay kailangan kumuha kayo ng daily arena, daily dungeons, daily field boss. So, kung ano yung mga daily quests, kunin nyo. Nandiyan naman po yan sa board quest mismo, makikita nyo dyan. Then, makikita nyo rin dyan yung mga NPC. So, may mga crafting po dito. Yan, mga earrings. Then, weapons, necklace. Then, rings. So, yan ang ano, pinaka-basic na kailangan nyo malaman. So, madali lang naman siya. Yung mga equipments na materials na kailangan sa equipments ay madali na napupulot lang naman yan sa mga fields. Then, yung mga enhanced stones, kailangan din ninyo po yan. And then, kailangan nyo rin po pala kumuha ng mga main quest. Yan po yung nasa right side, yung kulay dilaw. Then, yung blue side, yun yung side quest. So, ang tips ko rin po sa inyo, kunin nyo na po muna yung main quest. So, hanggang level 60 yan, and up na kailangan nyo kunin yan para kahit pa paano mas mabilis kayo makakuha ng mga in-game current seni. Then, mga experience din, kailangan nyo rin yan. Dyan din ho kayo magde-level, and then dyan din tataas ho yung mga attack power nyo. Then, yung mga skills, meron po dyan mga elixir na kulay blue, then elixir na kulay red, na ang ibig sabihin nyo na para yun sa mga skills nyo, passive skill yung red, then skills yung kulay blue na elixir. So, yan po ang kailangan nyo kunin dyan. Main quest, then mga field boss, yung nasa left side po, yung may 1 minute na yun. Then, yan po, kailangan nyo po puntahan yan daily. So, yung mga ano po yan, yung mga material na napupulot nyo dyan sa mga fields nyan, nandyan din po yung mga pwede nyo ibenta sa NPC. And then, nandyan din po yung makukuha yung mga crafting material sa pag-aralan nyo ng main quest. Then, sa pagpatay nyo ng mga mini mobs dyan sa fields. So, andito na po ako sa spawn area ng field boss. So, marami pong klaseng field boss yan. Depende po sa mga levels na dapat yung kunin. So, ako nasa current 39 ako. So, kukunin ko yung level 40 na boss. So, ito po siya. May time po siya na mag-appear dyan sa fields. So, marami kayong kasawsaw po dyan, o mga daming mga hindi lang po kayo ang unang nag-hunt dyan. So, may mga reward po yan na pag napatay nyo po yung mga boss na may mga higher rank. So, higher din yung mga equipments na makuha nyo, mga crafting materials na makuha nyo rin po dyan. So, para sa akin, sa araw-araw dapat ay kumukuha po kayo dyan. So, dyan din po kayo tataas din yung equipments na attack power nyo, tapos yung mga paglalagay po ng stats sa equipments nyo, dyan nyo rin makukuha. So, yan po, mas mainam recommended ko, kumuha ka ng solo lang, wag po kayo party dyan.
kasi depende po yung drop niyan o yung attack power mo diyan sa pag a-attack diyan sa boss na yan. So yung points na makukuha nyo is depende po sa character nyo, sa character damage nyo. So after nyo makill po yan, may nakikita po kayong ayan, reward din, pang ilan yung name nyo. So ako nasa pang-apat. So dito naman nasa skill system po tayo. So yan po, may mga variant po yan. So after na mapalevel nyo isang skill, may mga variant po yan. Then jump ta tayo dito, makikita nyo kung paano mag enhance, mag forge, mag dismantle, then maglagay ng mga stats sa inyong mga equipments. So dito tuturo ko yung mga paano magpa-plus. Yan, yung blue po isa para sa mga tawag dito sa mga accessories yan, armor, yan. Then yung pulang orb naman po para sa mga weapon po yun. Then yan po, ang pinaka safe po dyan is plus 5. Then ang pinaka plus 15 ang pinaka maximum po dyan na kayang ipalas. So kung mababasag po siya, kailangan nyo ng same na item equipment para ma-repair po yan. So nasa depende na lang po yan sa luck nyo. So ang tips ko lang po dyan is wag po kayo dire-diretso mag-click para hindi po lagi ma-fail po yan. So wait lang po kayo at least 10 to 15 seconds bago kayo mag-click ulit dyan, tap the screen. Kasi minsan ho, may nagpe-fail ho dyan o hindi lang naman kayo ang nagpapa-plus dyan. So tulad nyan, basag. So meron po yan chance na may 60 o 50% na pwede pa siyang ma-plus kahit nasa 50% siya. So ito po yung kung paano maglagay ng stats. So makikita nyo dyan yung C, B, A, S, 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 triple S, tsaka L. So yan po yung mga plus niya na maganda bigay. So dito makikita ko lang isa, mas maganda yung triple S. Yan po, tsaka may L ka sa dulo, yung pinaka legendary. So yan po yung triple S. So kung gusto nyo siya i-remove o fix, pwede po yan. So tanggalin nyo lang yung remove yun. Yan. So para sa akin mas maganda may S, SSS, kaya tulad po yan, dalawa SSS. So okay na po yan, pick sa akin yan kasi critical damage then defense.